Mga ka-techno, good day. So, for today's video, samahan niyo ako magpalit ng thermal fuse. Itong ating mini tower ban. So, bigla na lang namatay yan. So, actually na check ko na yan. Ang problema niya ay itong thermal fuse. Pwede na! So, open na yung thermal fuse niya kaya tayo ay magpapalit. So, meron tayo dito ng tester. Panghinang LED, itong ating basic tools, no? So, samahan nyo akong buksan yan. Ayan ang ating Sibilya. Mini tower pan. Okay? So, tara. Okay, mga katik, buksan natin, no? Okay. So ito yung ating motor rotor. Buksan natin yan. Bubuksan natin yan kasi nasa loob niyan yung kanyang thermal fuse. So, i-cut muna natin itong ating cable tie. Natin. So, paano nyo pinalas, tandaan nyo. Ayan, may marking yan. So, para hindi kayo malito. So, baklasin muna natin yan, ha. Babaklasin lang natin. Tapos, update ko kayo. Tapos. Okay, so mga ka-techno, natanggal na natin yung kanyang cover dito. At ang kanyang cable tie. So, papalitan natin yan mamaya. So, ito po yung stock niya na thermal fuse.
So, tanggalin ko sa cable tie para makita nyo. So, pagkat nito, daan-daan lang para yung windings hindi maputol. Okay, explain ko muna, no? So, itong thermal fuse na to, so, ito yan. Kaya po siya nakaligit dito sa kanyang windings. Para pagka, so, pag uminit na po ito at nagkaroon ng problema, madedetect po ng ano, madedetect po ng thermal fuse. So, ang tendency po, pag nadetect po ng thermal fuse, puputok po siya, ma-open siya, at yung circuit nitong ating supply, mawawala. Pwede na! Dahil yung kanyang thermal fuse ay busted, so pumutok na. So, possible po nangyayari yun. Halimbawa, medyo, ano, nahina yung ikot, nagka-problema sa bushing, naipit yung kanyang shafting. Ito yung shafting. Ito po yung mga shafting, ha. Ito po yung kanyang bushing. Yung nandito po sa loob. So, yun nandito. Nandito po ang kanyang, ito po, bushing. Yun nandito. Ito po ang shafting. So, possible po minsan nagkakaroon ng problema yan. Natutuyuan ng langis or nawawala ng grasa yung dulo, yung tip ng dulo dito. Yun yung mga possible na nagiging cause ng ano, pagputok nito. At dahil umiinit na yung kanyang stator, yung windings, i-open niya ito, ipuputok nito. So, kaya ang nangyayari, ganito. So, titestet natin para makakita nyo. So, ayan. Siset po natin ng times 1K yung ating analog, no? So, ayan. So, shoot natin. Okay, may palo. So, titest natin to. So, ito kung mapapansin nyo, yung kabilang dulo ng thermal fuse nandito sa yellow at yung kabilang dulo ay nandito sa brown. Ito. So, check natin. So, ayan. May palo siya. Ito, check natin. So, dapat papalo yan pag buo. Ayan, wala. So, balik rin natin. Ayan. So, wala pa rin. Yung yellow and itong brown. So, wala. So, ito po yung ano, thermal fuse na buo. Ayan. Okay. So, pag ganyan, sabihin buo yan. Ayan. Okay. So, para makasiguro tayo, putulin natin, tanggalin natin. Para ma-check natin ng accuracy. So, ito yung kabilang dulo niya. Ayan. Tanggal ko na. So, ayan. Nakahinang dito sa brown. Putulin natin. Putulin ko na. Okay. So, ito yung ano, tinanggal natin. So, pag buo ito, papalo yan. Pag sira, hindi. Ayan. So, wala. Sabihin, open na siya. Ito yung ikakabit natin. Ayan, tinan nyo. Tinan nyo sa ating analog yung pointer. Ayan. Okay. Ayan, so buo siya. So ito yung ano. Ayan po yung value niyan. Okay.
Suppress na 2 ampere yan parehas. Ayun isa. Ting isa. Okay. So sa pagkabit niyan, gagamit tayo ng panghinang. Okay, mga katik. So nainit ng ating ano panghinang. So ididikit na natin. Bali binali ko yung kanyang ano insulation ito. Heatsink. So ibabalik natin 'yan. Pati itong isa. Shout out nga pala doon sa ano isang nag-comment doon sa ano sa post ko na sa video natin na bypass, no? So yung electric fan paano mag-bypass. So sinasabi niya ron na bakit daw glass fuse ang ginamit ko at hindi ang thermal fuse. So nilagay ko naman sa description, sabi ko na kinabukasan ay pinalitan ko rin ng ano eto. So pinalitan din natin ng ganito yon ng thermal fuse. Tapos parang inaano niya ako na kung alam ko daw ba kung ano purpose ng thermal fuse. So sayo na basher, no? So ito, so pinaliwanag ko na kung ano yung thermal fuse, no? So panoorin mo na lang. So inangan natin to. Siya nga pala mga katek, no? So maraming klase ng thermal fuse. So ito yung usually ginagamit sa ano stand pan, deck pan, saka sa mga buwan na ceiling, no? Ito naman yung ganito, yung mga maliliit lang. Ayan. Lagyan mo natin ng ano, konting lead. So kung saan nyo tinanggal yung ano, yung kabilang dulo, doon nyo rin ibalik. So ito, dilaw. Okay, yung kabilang dulo. Bukasan natin. So sa pag maghihinang kayo nito mga katek, huwakan nyo yung ganito o kaya takpan nyo to, kasi pag nainitan to, nag-open to, no? So kailangan hindi siya maiinitan. Kasi yun ang trabaho ng thermal fuse. So, pag nakadetect siya ng mainit, naputok siya. So after na madikit yan, tester nyo ulit kung buo pa ba. Ayan o. So buo pa siya. Buo siya. Okay. Tapos tanggalin nyo yung mga tay-tay. Mga excess na wire.
Balik natin tong cover. Ito yung cover. Dito sa kanya ano. Yan. Okay mga ka-techno. So shoutout ko lang ulit yung nag-comment no. So yan sir, panoorin mo. So ito, explain ko ulit sa iyo kung ano yung thermal fuse no, kasi nagkomento ko doon na kung alam ko ba kung ano ba yung purpose ng thermal fuse no. So itong thermal fuse, ang purpose niyan, pag ito uminit at nasobrahan sa sobrang init ng windings, magka-cut off tong kanyang thermal fuse. Pwede na! So ang tendency nun, mawawala yung supply. So kasi ito, parang naka-continuity yan. So yan. So continuity yan. Okay. So yung iba ginagawa pag bypass, ginajumperan lang yan. So mali yun yung gagayain nyo. Dapat palitan ng thermal fuse. So salamat dun sa paalala mo na ano, na ginamitan ko ng ano, last fuse no. So yun naman ito, temporary lang, hindi naman ginamit no. Pinakita ko lang sa inyo na gumana yung electric pan. So kinabukasan, pinalitan din yun ng thermal fuse. So binilihan ko yun ng ganito. No? So sana mapanood mo to, sir. So yun lang. So kabitin natin to. Lalagyan ko ng ano, ng cable tie. So sa pagkakabit, dahan-dahan lang. Yung tamang ano lang, no? Para hindi magka-problema. Okay, so test rin ulit natin itong ating kilabit na thermal fuse. Okay, so okay sir. Ayan, mapalo sa ating analog. Bago ibalik natin itong kanyang cover dito. Safety cover ng ano yan. Ito. Bigyan natin ng cable tie. So kung paano nyo tinanggal, ganun nyo rin yung ibabalik. So kailangan makukoberan itong mga nakalitaw na ano, para hindi dumikit dito, magkaroon ng body ground o reverse yung kuryente. Dalawa, okay na yan. Dalawa, pwede na yan. Okay. So, sa pagbalik, make sure lang na ano, lapat. So, tatandaan niya yung markings. So, ayan.
binalik nyo. Dapat. Ayan. Dapat nagpe-play yung ano, shafting. Hindi siya matigas. Okay. Balik na natin yung kanyang lock. So ayan, mga kabina natin. Saan natin ito para makita niya yung kanyang ano, pag gumagana. Okay. So ito try natin. So ayan. Ito yung number 2. Okay. Ano? Natin muna. Okay. So kung nagustuhan niyo itong ginawa nating video na to, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Pakiclick niyo yung notification bell para updated kayo. No? So, pakipollow din ako sa ating Facebook page para updated po kayo. No? So, yun lang. Stay safe. At this.